Good afternoon. I was raised in a Christ-centered family. My father and mother both trained me in the principles of the Bible. As a child, I honored my parents, memorized Bible verses, and even served in church. As a young boy, I discovered I was exceptional in the areas of athletics, arts, writing, music, and most of all, leadership and influence. I was able to lead individuals and earn their trust and respect. I had every reason to be grateful and to live a good life, but I did not. I began my sinful journey at a very young age, starting with cursing, then fighting, bullying, extortion, and stealing. I started small gangs, skipped school, smoked cigarettes and marijuana, and I also got into alcohol, going out with different girls, taking synthetic and prescription drugs, and getting into fraternity fights. The pattern worsened in my college years. I got into gambling, immoral relationships, and continuing violence. I became involved in criminal activities, carrying deadly weapons, smuggling and selling drugs to men and women of all ages. Then I also began to use crystal methamphetamine. I devoted my time and money to that drug. I did not care about my family or loved ones. Later on, I was diagnosed to be paranoid schizophrenic and delusional. I was rendered clinically insane. I had to take psych meds, see a psychiatrist, a counselor, and enter different programs that would hopefully change me. I tried engaging in athletics, extreme sports, art, writing, and music to divert my addictions. I even tried working in Europe, hoping this could spark a new beginning. But all of those didn't work. And just as my depression kept growing worse, I was abused sexually. This made me even more angry and hopeless. Shortly after that, I got sick with a rare brain disease that caused severe headaches. I had to go home fearing I had cancer. After seeking treatment and rehabilitation, we found out that it wasn't cancer, but an infection in my brain's cranial nerve. And although the Lord had healed me from that, I still refused to turn to Him. My use of crystal methamphetamine came back with a vengeance, and I knew I was headed down a darker path. I decided to escape to my province to start a new life. But once again, the sin continued. I got heavy into firearms, stealing money from my grandfather, and more immoral relationships. The drinking and the drugging got worse. I surrounded myself with people who stole, raped, and murdered. I was already under surveillance by the authorities, and certain people wanted to harm me. But I always managed to escape. This made me feel powerful, like a god, but I still felt empty. One day, I was invited by a good friend to a CCF retreat called G-Race, which is now called Anchored. I was very reluctant at first, but thought maybe I could use some alone time away from the city. I even brought drugs with me. When I got there, I judged everyone I saw, and I was high most of the time. But by God's grace, I listened to each testimony, to each message, and whatever my facilitator and my group members shared. I was touched, and I felt loved. I did a lot of thinking during that retreat, and then I realized that I had been such an awful person, that I had hurt myself, those who love me, my family, and most of all, God. I was humbled that despite what I had done, God still loves me. He has forgiven me, and He will never forsake me. I surrendered myself to the Lord that day and declared my commitment to Christ through baptism. I felt the Holy Spirit empowering me. Finally, the fire of evil, sin, and hate burning deep within me had been extinguished. After the retreat, the Holy Spirit began His work in me, giving me the power to quit smoking, drinking, and drugs, especially meth, which I used to believe was impossible to quit. The Spirit has given me the strength to keep my temper in check, to pursue a vow of purity
and to be mindful of my words and actions. He has given me the desire to devote myself to studying God's word and be mentored and discipled by people. I now disciple young men and serve in the CCF for the Wind Sports Ministry. I am really amazed with how God has allowed me to grow in my faith. My friends and family are also all blessed with how God has transformed me into a new creation. It is truly a miracle. Now, I want to devote my life to serving Christ. I want to help change lives for good by introducing Christ to individuals, especially those who are going through the same problems I had. I also plan to use my passions as a platform to share God's word. Truly, God is a good God. Had it not been for His grace, mercy, and love, I wouldn't be where I am and who I am today. My name is John Javier, and to God I give all the praise and glory. Amazing si God. Ano po, alam niyo po, ang dami natin nakita mga buhay na binago ng Panginoon Diyos. Last time we saw the people from the government, then from the young people, and of course, kanina po mga businessmen. Ito po si John. Amazing. God is truly amazing. Pwede po ba tayong tumayo and let's really join our hearts together to pray before the Lord and also to pray for John. Praise God. Aming Ama, nagpapasalamat kami ng lubos, O Diyos, sapagkat kayo nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible sa inyo. Salamat, Panginoon, for the inspiration, Father God, that you allowed us, Father God, to hear John's testimony about you, about your power. Truly, Father God, you are able to do beyond what we think, ask, or even imagine, O God. And Lord, thank you for changing his life and will continue to change his life, O Lord. But I pray to also protect him, Father God, from the attacks of the evil one. Lord, I pray to cover him, Father God, with your hedge of protection. I pray, Father God, to continually use him, Father God, for your glory and honor. Lord, salamat po that you allowed his experiences. He allowed you, Father, allowed him to go through whatever experiences he had, Father God, in the past, so that he can make use of those pains and hurts, O God, to reach out to others also who are suffering from the same, Father God, problems, O Lord, and struggles. Father God, thank you that you will not waste whatever, Father God, pain, whatever challenges, whatever struggles he went through, Father God, in his life, and you will use it for your glory and honor. Father God, I pray for everyone in this place too, O God. May you speak to our hearts, O Lord, that we too will experience, Father God, your grace, Lord, your transforming, Father God, message of, Lord God, message and good news, Lord. Thank you, Father God, for your wonderful, Lord God, news, O God, that you want everyone to know that Jesus Christ came to save us and to give us a new life. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, John. Praise the Lord. Praise God. Ngayon po, gusto ko lamang pong ikayatin kayo, no, before we continue our study on the book of Genesis. Gusto ko kayo encourage na pag-uwi po ninyo, even after listening to the message, ano po, gusto kong i-endorse sa inyo to listen to Pastor Ricky's message kaninang umaga. Okay po? Panoorin niyo po sa YouTube o kaya sa ating website. Ito, gusto ko nga talaga siya, honestly, gusto ko siya mag-share ngayong hapon. Kanya lang po, I just feel na meron din po akong gustong iambag ng kaunti na total nandyan naman sa video yan, pwede nating panoorin. Ano po? Kaya, pero mangako kayo panoorin nyo, ha? Okay, thank you. Nakita ko yung mga ulo niyang tumutungo at saka yumuyo ko at pumipikit yung iba. Pero, panoorin po natin. Anyway, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong aralin sa Genesis. And our topic, as katulad po kanina ng siner po ni John, and we have to trust God's plan. You see, God has a wonderful plan for each and every one of us. Nakita po natin yan even with our study last week. Di ba, naalala nyo nung pag-aaral po natin kay Jacob. Actually, we're just continuing our study on the life of Jacob. At sa buhay ni Jacob, nakita po natin na bagamat tulad po rin ni John, wala po siya, he was living in a borrowed faith.
Hiram lang ho yung kanyang pananampalataya eh. Maraming tao ganyan. Parang they just try to ride on. Kakanta, makikinig, magsasabi ng amen. Pero they never really experience the reality of God's power. They never really experience yung Diyos sumasagot sa kanilang prayer, yung Diyos nagbabago ng kanilang buhay. Hindi nila yung naranasan. Kaya ho, ang lungkot kasi they're just living a borrowed faith. Maybe the faith of their parents, maybe the faith of their friends, maybe the faith of their relatives, but never did they have an encounter with God. Kaya ito po yung malaking challenge, katulad ni John, kanina, kwento niya sa atin, di ba? Napansin po ninyo, siya po ay nabuhay sa isang Christ-committed family, as in, committed follower of Jesus Christ. And yet, siya mismo never experienced that until the Lord met him personally. Nagkakaintindihan po tayo. And that is exactly the story of Jacob. Si Jacob, he was seemingly godly. He was expecting God to bless him as he was trying to steal the blessing that was supposedly given to his elder brother ng kanyang tatay. Sabi niya, ito may bless ng tatay niya, pero kinuha niya yon, niloko niya yung tatay niya, niloko niya yung kapatid niya. So ina-expect niya, i-bless siya ng Diyos. Pero ito ang napaganda. Siya po ay, bagamat siya po ay manlilin lang, bagamat siya po ay makasarili, nung kinatagpo siya ng Diyos, doon niya lang na-realize, teka muna, God is here and I was never aware of it. Naintindihan po natin. So bakit po importante yan? Now, ito po, tingnan lang ho natin sandali. Basahin ho natin ano, para makita natin. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac, the Lord which you lie. Sabi niya, I will give it to you and to your descendants. Pansin niyo po, the God of your father Abraham, the God of Isaac. Never, ni pa ho siya God ni Jacob at that time eh. Ngayon tingnan po natin, sabi niya ganon, your descendants will also be like the dust of the earth and you will spread out to the west and to the east and to the north and to the south and in you and in your descendants and all the families of the earth will be blessed. Sarap, no? Kung kaya yung sinasabihan ng Diyos na ganito, nasasabi ng Diyos, ikaw, dadami ka. Diba? Siguro kung dalaga ka ngayon at feeling mo walang nanliligaw sa'yo, pagsabi ng Diyos, dadami ka. Uy, magkakaasawa ako. Yes! Diba? O kung ikaw'y binata, wala kang lahat ng ligawan mo, busted ka. Biglang all of a sabi ng Diyos, pagpapalain kita, lalawak ang iyong impluensya sa buong mundo at marami kang magiging descendants. Parang bigla ka nagkaroon ng pag-asa. Yes! Magkakaasawa ako. Tama, mali? Parang ang laki ng tama natin sabay-sabay, ah. Ngayon, alam niyo kung bakit? Kasi tatandaan ninyo si Jacob, homeboy yan. Imagine at the age of 70 plus, wala pa rin siyang asawa. Ngayon, eto siya, oh, parang biglang sasabihin niya, tapos meron pa siyang banta na papatayin siya ng kapatid. So parang kung ikaw nasa kalalagayan ni Jacob, isipin ninyo, biglang, totoo ba to? Talaga bang dadami ako? Ibig sabihin, hindi ako mamamatay. Ibig sabihin, magkakapamilya ako. Ibig sabihin, parang alam niya biglang bumuka ho yung kanyang mga mata. Hindi yung sabihin? Kunyari, parang ikaw, nananaginip ng ganyan, tutulog ka, ibig sabihin ng Lord, pagpapalain kita pa. Totoo ba yan? Parang, di ba? Ngayon, tuloy natin ha, tinan nyo. Behold, I am with you. And will keep you wherever you go. And will bring you back to this land, for I will not leave you until, look at the words, I have done what I have promised you. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan at titiyakin ko, gaganapin ko anumang pangakong ibinibigay ko sa iyo. Grabing garantya, no? Para sinasabi niya, ito 100% guaranteed. Naintindihan po natin. Ngayon, ito po. Ngayon, ito pong napaganda. Gusto ko lang kwentuhan kayo ng kwento ho na nabasa ko ho sa aklat ni John Ortberg. At ito po ay sinulat niya sa aklat niyang ang title po ay The Life You've Always Wanted. Ito po ang kanyang kwento patungkol po sa kanya pong pinapasturang church sa isang membro niya. Ang pangalan po ay Denny. Si Denny po ay hindi ho masayang tao. Sobrang yung mukha niya ho parang negatibo, parang laging may namatay. Parang lagi siyang namamatayan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ganyan. Yung ganyang katabi niyo, masaya eh, di ba? Etong si Denny, walang kasaya-saya. Kaya minsan sabi ng isang deacon sa church, sabi niya ganyan, Denny, masaya ka ba? Sabi niya, Denny, masaya ka ba? Sabi niya,
Oh naman, no? Ganun pa sumagot, oh naman, no? Eh, sabi niya, pwede bang sabihin niya ng mukha mo? Niya, please tell that. Sabi niya, please, then tell your face that you are happy. Yun ang sabi niya, sabihin naman ng mukha mo. Kasi maraming taong ganyan, eh, di ba? Masaya ka ba? Oh naman. Is God good? Amen. Pwede bang sabihin ng mukha mo? Huwag lang sabihin ng iyong bibig. Now, ito. So, now, one of the many things Denny did not approve was contemporary music in the church. Ayaw ni Denny yun. Yun ang mga sisigawan, na parang ang mga maiingay na kanta. Sabi niya, he often complained that the music was too loud. But no one realized how far he would go until one day, a man came to the church office, flashed his badge, and announced that he was from OSHA. He was under orders to investigate a complaint someone had made about the decibel levels at church services. Of course, it was Denny who had registered the complaint. Ito na, so the staff could only laugh, the agent could only join them, but actually, ito pong napakanta, Denny's attitude is no laughing matter. Hindi yung nakakatuwa. Isipin niya, isumbong pa sa gobyerno para imbestigahan bakit daw ang ingay sa church na yan, yung gathering na yan. Isipin niyo, may pupunta rito, bilang sabi niya, ang ingay ninyo ha, taas ng decibel level, parang ganun, di ba? Para kayo magugulat kayo, eto, tawa na nun sila, pero hindi ho nakakatuwa yung kanyang kwento. Look at the words. Ito po yung observation ni John Ortberg. Denny is not changing. Hindi siya nagbabago. He is a cranky guy. He has been cranky his whole life, not just about church. He does not effectively know how to love his wife. His children cannot tolerate him, and he has no joy. He's been going to church his whole life, 60 years, and nobody in the church is surprised. Does he stay cranky year after year? Ano napansin niyo? Habi niya, itong si Denny, ine-expect mo na hindi siya masaya, laging asar sa buhay, laging inis, hindi ka na, ine-expect mo na siya na ganun. Bawat taon, for 20 past years, attending in a church gathering like this, lagi siyang bugnutin. At alam niya, sabi niya, nobody expect him to change. Ayan, ito po ang nakakalungkot na sabi niya. Ang sabi niya, and nobody in the church is surprised that he stays cranky year after. It is as if we expect a bad attitude. That's just Denny. Nobody's expecting to be more like Jesus year after year. Alam niyo ho, itong malungkot na nakalimutan ng Christians. To so many of us, we claim to be Christians. We claim to have a relationship with Jesus Christ. But to so many of us, we do not expect any change in our lives. Hindi ho po pwede yun kasi yung totoong Christian, yung buhay niya nagtatransform. Amen po? Yung buhay niya nagbabago. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi siya palaging tulog. Maaring once a week o pwede. Pero every Sunday tulog, medyo may problema na yun. Nakuha niyo yung sabihin, we need to expect some change. Kaya ako, I praise God for some of you, dati tulog, ngayon gising na, di ba? Pero mamaya tulog ulit. Pero again, at least we're improving. Di ba? Ito lang importante. What we understand about life is this. Sa Christianity, hindi pwedeng hindi nagbabago. Kasi may plano ang Diyos eh. Sabi ng pag, I came that they might have life and that they might have it abundantly. So hindi pwedeng nandoon lang. Trust God's plan. God has a plan for each one of us. And let Him mold you, and let Him mold us. Naintindihan po natin. Now, tingnan niyo po, 1 Thessalonians. Basahin lang natin. For this is the will of God. Look at the word. This is the will of God. Your sanctification. Gusto ng Diyos, pa-set apart tayo. Now, tingnan niyo po. Ito, nagbigay siya ng specific that you abstain from sexual immorality, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor yung katawan natin para sa kanyang kalwalatian. Not in lustful passion like the Gentiles who do not know God. You see, if you claim to know God, God expects you to become different, to be set apart from the world. Amen po? Nakakaintindihan po ba tayo?
Kaya kung alam natin at nagkaroon tayo ng totoong encounter sa Diyos, we can expect God to mold us. Now, kaya ho, again, our message for this afternoon, trust God's plan, let Him mold you. Now, tingnan po natin ang kwento. Alam po ninyo, sa buhay po natin, ito po, huwag ninyong kakalimutan to ha, yung pong Christian, ay yung pong tao na walang pagkakilanlan sa Diyos, normal lang ho siyang maging swapang. Ngayon, ang tao pong makasarili, yung tao pong lagi nakatingin sa sarili, kasalanan ho yan. Kasalanan yan. Para maintindihan na natin, yung lagi hong conscious sa sarili, yung sobrang, alam niyo po yung lagi, napansin niyo po ba, normal sa tao yan, naglalakad pag nakita ng salamin, biglang. Tapos lalakad ulit yan. Amin, nakita ng salamin. Napansin niyo ba yan? Ganyan ang tao eh. Pero alam nila, yung ganyang uri ng pagkatao, alam niyo bang kasalanan yan? O, tingnan niyo po ah. Sasampulan ko lang kayo. Tingnan niyo halimbawa, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Pansin niyo, righteousness na yun, ipapractice mo na, pero nakapokus pa rin sa sarili. Tama? Nagbigay siya ng sample. Sabing ganoon, tulad ng pagbibigay ng tulong. Sabi niya, so when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do. Kasi maraming yung nagbibigay para ipinapakita, oh, nagbigay ako ha. Kita niyo ba yan? Parang ganun, parang pinaglalandakan niya that he gave. Yung iba naman, ito malungkot, hindi lang sa pagbibigay. Pati sa prayer, ha? When you pray, you are not to be like the hypocrites for they love to stand and pray. Pati sa panalang, isipin prayer na yun, ha? You're supposed to be talking to God. Sarili pa rin ang iniisip, ayaw ni God yun eh. Ayaw ni God. Tapos hindi lang sa pagpipray. Pati fasting, tingnan nyo. Whenever you fast, fasting na yan ha. Sa madalit salita, these are righteous practices, ha? Ibig sabihin, mga righteousness ito na ginagawa supposed ng tao para sa Diyos. Tama? Pero kapag nakafocus sa sarili, hindi yun, kasalanan yun. Yan. So, at bakit ko ito dinidiinan sa atin? Kasi, yung ating pagiging Christian, merong katangian na magbabago sa atin. Kasi if God will mold us, merong isang katangian na alam mo, a Christian to. Ano yun? Tingnan mo katabi mo. Ano yun? Sabi ng Lord, eto, beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Alam mo kaagad na yung tao na nasa Diyos nagmamahal. Alam niyo ba ang pagmamahal ay hindi pansarili? Sample lang ha. Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave Himself up for her. Ibig sabihin, ang totoong pagmamahal, nagbibigay, hindi tumatanggap. Kaya alam niyo maraming mag-asawa, hindi naging masaya. Kasi ang isip nila, give and take. Hindi give and take yan. Ang totoong pagmamahal, walang take. Give. Sabi mo sa katabi mo, mahal kita, kaya I will give you one last word. Wake up. Inanay din yung sabihin, ang pagmamahal na totoo, nagbibigay, hindi nag-iisip ng ano matatanggap. Kaya pansin nyo, kaya ito ang amazing, bakit ito napaka-importante sa atin? O, tinan nyo ha, by this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son. Mismo sa ang Diyos, binigay yung kanyang anak. Sabi niya, so that the world that we might live through Him, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Amazing. Ano sabi ng Diyos? Kaya imposible for those who claim to be Christian, hindi marunong magmahal. Ano yung magmahal? Na hindi maging selfish. Kasi ang opposite, hindi hatred. Selfishness. Yung walang pakialam sa tao, yan, kalaban. Kumakasalungat ng pagmamahal yan. Kasi ang pagmamahal, ano sabi ng Diyos? Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa iyo. Hindi yung wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin nila. Parang ganito, meron nagsabi ganito. Kung gusto mong magpakumbaba sila sa iyo, magpakumbaba ka. Kung gusto mong sila ayan, paano kung di sila nagpakumbaba? Hindi ka magpapakumbaba, ganun ba yon? Hindi. Ang sabi ng Diyos ganito, kung talagang mahal mo, kahit hindi sila magpakumbaba, magpakumbaba ka. Tama ba?
na kahit maano siya, kahit hindi sila magbigay, magbigay ka. Kahit hindi sila sumunod, ikaw sumunod ka. Yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang kaibahan ng Christian. Eh bakit ko ito kinikwento sa inyo ngayon? Kasi po, ito po ha, para maintindihan ninyo, kasi po, si Jacob sa Genesis 29, yun ang makikita niyong paano siya minomold ng Diyos. Dahil si Jacob, napakabakasarili. Alam niyo ba yon? Kaya nga ang pangalan niya, supplanter. Eh, bino niyo, baby pa lang siya, ipapanganak pala, nang aagaw na ng posisyon. Napakabakasarili. Wala pang kaisipan ha. Kinuha na kagad yung paa ni Iso. Oy. Ba't ka nauuna? Ako dapat. Di ba? Nakikipag-unahan na ng posisyon. Isipin nyo. Kaya siguro nung yung mga, nung mga midwife, tawan-tawa. Nakakatawa yung bata. Ang cute nang aagaw ng paa. Siguro tuwan-tuwa. So, hindi na alam, masamang ugali yun. Minsan ganyan din naman tayo, di ba, sa mga anak natin. Ma, hindi ako nagbayad ng pamasahe. Ang galing mo, wais ka. Isa ganun pa tayo eh. Masama yun. Di ba? Minsan, ma, alam mo, nauna ako sa pila na nakita ko sila lahat. Tonto ako pa. Talagang bata ka. Manang-manang ka sa nanay mo. Tonto ka pa. Eh, mali nga yun eh. Mali yun. Kaya tingnan natin sa Genesis. Tingnan nyo po ha, yung kwento. Nakakatuwa. Now, Jacob went on his journey. Yung word na went on his journey, he was lifting his run of feet as in he was excited. As in, babiyahin na siya. Alam niyo kung bakit siya excited? Kasi he received a promise from the Lord. Kung noon takot na takot siya, this time he was so excited. Kanya lang, ito nga, sabi ganun. And he looked and saw a well in the field. So habang nagbabiyahin siya, malayong biyahe yan ha. Hindi yan overnight. Tatandaan niyo kung 80 miles yun, matagal. Eto, mga 750 kilometers. Ang layo ng biyahe nun. Para ka naglalakad mula Maynila hanggang Apari. Nai-imagine ninyo? Kung gaano kalayo? Na, ang layo niya. Na, tinan niyo. Sabi niya, and behold, three flocks of sheep were lying there beside it, far, far from the well, and they watered their flocks. Now the stones on the mouth of the well was large. Ngayon, sabi niya, and all the flocks were gathered there. They would then roll the stones of the mouth of the well and water the sheep and put the stone back in place in the mouth of the well. Ano sinasabi nila dito? Ito daw may mga nagpapastol ng tupa. Dami-dami. Ang sabi niya, doon sila nakaabang sila. Tatlong grupo yan, nakaabang. At bubuksan lang yung well kasi siguro iningatan nila yung tubig na yon. Parang pinag-iipunan ng tubig para sa mga tupa. Ngayon, sabi niya, doon ang inabutan niya. Tapos sabi niya, mga kapatid, taga saan kayo? Sabi niya, kami, taga-Haran. Ay, salamat. Parang alam niyo, saya-saya ni Jacob. Bakit? Taga-Haran kayo. Eh, kilala niyo si Laban? Sino si Laban? Siya yung kalaban ni Bawe. Ah, hindi. Laban, Bawe. Corny ko talaga. Oh. Di ba? Sino to si Laban? Si Laban, ito yung tiyuhin niya. Yung kapatid ng nanay niyang si Rebecca. Naintindihan po natin. Eh, yun ang hahanapin niya eh. Eh, biglang sabi niya, ha? Kilala niyo si Laban. Sabi niya, siyempre excited siya. Sabi niya, kasi pagkakataon naman, sa lahat ng pagkakataon, itong mga taon to, taga doon sa lugar ng hinahanap niya. And sabi niya, oo naman. Sabi niya na, kilala niyo si Laban. And they said, oo naman, kilala namin siya. Okay, tuloy tayo ha. And he said to them, ay, nako, kamusta naman siya? Mabuti bang kanyang kalalagayan? Kasi isipin niyo ha, matagal silang hindi nagkita. Isipin niyo nung umalis, nung kauna-una na ang pumunta yung kamag-anak ni Abraham doon, eh, matagal na yun, mga 40 years old pa lang si Isaac. Eh, samantalang nung umalis siya, mga 130 plus na si Isaac. So isipin nyo, mag-compute na kayo, mga 90 years nang lumilipas. Ang tagal na nun. Kaya sabi niya, eh, kamusta naman siya, mabuti ba siya? Kasi kung hindi siya mabuti, patay ako. Nakuha niyo sabihin, kasi siya ang aking pag-asang pupuntahan eh. Eh kung wala siya, yari ako. Kaya sabi ganun, hindi, mabuti naman siya. Sa katunayan, yung anak niya parating dito, yung anak niya na may daladaling tupa. Sabi niya, ay talaga, sabi niya, teka muna, eh bakit kayo nandito? Sabi niya, ang tanghaling tapat pa lamang eh. Dapat nga, pinapastol niyo yung mga tupa ninyo. O kaya naman, pinaiinom niyo na. Tingnan niyo ha, si Jacob, napaka-practical na tao. Tama? Makasarili. Bakit? Sagot sa kanya. Sabi niya, sagot sa kanya, hindi ganun. We cannot. Hanggat nandito na lahat ng mga tupa, yung mga flocks from different groups, sabi ganun, hindi namin bubuksan yan. Sabay-sabay kami. Hindi kami dito nagkakanya-kanya. Hindi kami dito, diba? Naintindihan niyo po? Minsan ganyan tayo, di ba? Parang, kanyari, sasakay sa elevator, mag-isa lang. Parang, hindi, maghintay ka naman ng ibang kasama. Nakuha niyo po yung sabihin? Hindi dito yan, sa ibang church.
Dito mababait dito. Dalaga, ang gaantayan tayo dito. Tama? Diba, minsan sa upuan, diba, lalagay dyan yung bag. Parang ano, wala pa, may, nakaupo ba dyan? Meron. Asan? Diba, ganun ba? Diba, minsan, diba, parang, ano, dito, sabi niya, hindi kami ganyan, nag-iintayang kami rito. Sabay-sabay namin bubuksan. So, while he was still speaking, dumating na ngayon si Rachel. Siguro siya na yung inaantay, siya na yung last batch na inaantay. Anak ko, siguro pagkakita, alam niyo parang biglang naging slow motion ang mundo. Sa tagal niyang hindi nakakita, si Rachel nakita. Ayan na si Rachel! Imagine niyo, lalakad si Rachel. Aba, itong Jacob, ha? Nagpakitang gilas. Tingnan niyo. When Jacob saw Rachel, the daughters of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Jacob went up and rolled the stone. Tatandaan niyo, si Jacob, ulitin ko ha, hindi yan palalabas. Lagi nandun lang sa bayan. Napaka-introvert niyan. Ngayon, siyempre, first time niya. Wow! Aba, itong Jacob, yung binubuksan ng bato na yon, mabigat yon. Madaming tao ang magbubuhat nun. Pero binuhat niya, nagpakitang giras. Uy, nalaglag tuloy. Sorry ah. Mabigat eh. Mabigat. Talaga, ang grabe. Talagang parang, alam niyo, may mga ganyan. Maraming lalaki ganyan. Magpapakitang ganyan. Napansin niyo, pag sumakay kayo sa jeep, halimbawa lang, nakaganyan niya, namin, may sumakay na maganda. Bila nagbabago yan niyo. Ewan ko ba? Tapos pag naumpog, pak! Hindi magpapakita ng gaganyan. Pero sakit nun. Di ba hindi naman sabi, oh, aray ko, aray ko. Parang gano'n. Sabi, magtatawa. Pero pag gano'n, pug! Uy! Alam ko yan. Ginawa ko din yan eh. Hindi na totoo lang. Kaya ito nakakatuwa siya. Pero alam nyo, hindi mo maitatago yung katotohanan. Ang problema, hindi matatago. Kaya pinang yung nangyari, ha? Nakakatawa. Ito mga kwento na totoo niya. And sabi gano'n, so Jacob went up and rolled the stone. Now, ito na. And sabi gano'n, then Jacob kissed Rachel. So, sa sobrang excitement niya. Ito yung kiss na ito, hindi ito kiss ng chancing. Kiss of excitement ito na parang nakita niya yung kanyang kamag-anak. Yes, pero ito nakakatawa. Labas yung pagkamamas boy. Pagka-kiss, he lifted his voice and wept. Siguro bigla niya naalala nanay niya. Oh yeah, pagka-kiss niya. Rachel, kung alam mo na, binagdaan ako. Yung pagka-macho niya, bigla. Rachel. Biglang labas yung kanyang pagkatao. Kaya tingnan niyo, nagkwento na, kamag-anak mo ako. Di ba, ako po yung anak ni Rebecca. Kwento na ng kwento. Siguro itong, matagal yung kwentuhan na yan. Hindi natin, mabilis lang natin pag binabasa. Pero matagal na kwentuhan yan. Palagay ko lang ha. Ini-imagine ko lang. Kung hindi kayo nakaka-imagine dahil nakapikit kayo. Pero, ganito yan. Siguro usap sila, kinikwento niya sa dyan. Ganun ba? So takbo kagad si Rachel, takbo kagad. Siyempre medyo nahulog loob dahil babae ito eh. Tagal niyang wala yung nanay eh. Ang tagal na walang nanay. Ngayon nakapagbukas ng puso. So sabi niya, so when Laban heard the news of Jacob, his sister's son, he ran to meet him, embraced him, and kissed him and brought him to his house. Then he related to Laban all these things. Then Laban said, surely you are my bone and my flesh. Ano napansin niyo? Saan yung unang narinig yan? You're my bone and my flesh. Naalala niyo si Adam? Pagkakita niya kay Eva, you're my bone of the bone, flesh of the... Excited! Ito yung hinahanap ko. Alam niyo bakit ko kailangan sabihin sa inyo yan? Just to remind us that you and I are meant to relate with people. Hindi ka pwedeng nandun ka lang sa tent. You cannot just stay in your own tent for the rest of your life. Hindi pwede sabihin mo, okay na ako, huwag niyo akong pakialaman. Just mind your own business. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ganun ang buhay natin. You see, God is beginning to remind Jacob and trying to mold him to understand that you are not meant for yourself. Kasi maraming tao, akala ang mundo nakasentro, sila yung gitna. Sila yung dapat pinaglilingkuran ng mundo. Hindi ganun, kaya nga nakakatuwa yung kwento ni John. Kasi, tingnan ninyo, somebody reached out to him. Kaya nga yung small grouping, yun ang movement, ang CCF. Reach out sa kanya, pag-reach out sa kanya, siya naman nag-reach out sa iba. Hindi pwedeng sasarilinin mo yun. Maraming tao, basta kami-kami lang, ha?
Huwag kayong makikialam sa amin. Basta masaya na kami, wala akong pakialam sa ibang tao, mali ka. You don't understand Christianity. Kapansin niyo ba ang Christianity? Go and make disciples of all nations. It requires love to reach out to people. Kasi kung hindi mo mahal, hindi ka aabot. Naalala ko, sabi nga ng missionary, ba't ka pupunta dyan sa mga Afrikano na yan? Sabi nga na, ba't ka pupunta sa mga Afrikano na yan? Napaka-unjust nila, napakasama na ugali nila. Sabi niya, you see, we cannot just love, we cannot just go there and teach them about love. Sabi ho ng missionary, no, we are not going there to teach love. We're going there to love them. Pupunta tayo doon para mahalin sila. Tingnan mo yung katabi mo. Napunta ka rito dahil mahalin mo yung tao na yan. Hindi para lang tingnan mo siya at husgahan. Ano ba itong suot niya? Ano ba yan? Bakit ganyan yan? Bakit ganyan itsura niyan? Minsan, alam niyo maraming ganyan, no? Pupunta sa mga ganyang pagtitipon, hinuhusgahan yung kasama. Tatanungin pa, Pastor, bakit pinapayagan niya? Yung bakit siya naikli? Ba't niya pinapayagan yan? Sinong sabi pinapayagan yan? Wala akong hindi ko siya mapapakailaman. Kararating niya lang dito. Alam ang sabagay sa daan, abangan ko lahat, oh, yung mga maikli, labas. Hindi naman, unfair ka naman, bakit? Eh, sa kanya hindi maikli yan eh. Yan ang kinalaki niya, malay mo. Nung pagdaan niya dyan, inaabot siya ng baha, umikli na lang. Ano ka ba? Eh, ba't kasi dyan ka nakatingin? You're not supposed to be looking at her legs. Look at her as a person. Naintindi niya yung sabihin? Minsan, lahat tinitingnan pati yung pagtaas ng kamay. Uy, bakit kita yung pusod? Ano ka ba? Wala ka bang pusod? Bakit tinitingnan mo yung pusod ng iba? Hindi ka dito para husgahan ng ibang tao. Dito ka to reach out and love them. Amen? Pati pagpunta mo sa D group, ganun din. Don't look on what you can get from the D group. You're there to contribute to your group. Because that's our design. We're designed to love. Amen po ba? Now, tuloy tayo. Now, tingnan niyo po ha. So, tingnan niyo po pati yung context nito. Tingnan niyo. So, we need each other. Then Laban said to him, because you are my relative, should you therefore serve me for nothing? Ayan na, tingnan niyo. Magkamag-anak tayo, hindi ka pwede. Kasi nagtrabaho na siya isang buwan eh. Trabaho na siya isang buwan na walang bayad. Kaya sabi niya, anong gusto mong bayad? Eh, alam niyo na, pumunta siya doon para, ano bakit siya pumunta doon? Para maghanap ng asawa. Sabi ng tatay niya eh. Sabi niya, okay. Anong ginawa niya? Sabi niya, now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. And Leah's eyes were weak, but Rachel's wife was beautiful and form and face. Ayoko nang pahabain pa kasi daming ibig sabihin ng weak eyes. Maaring talaga may depression sa mata, maaring yan ang kanyang, para siyang mapungay, maaring ano. May isang bagay lang alam ko, hindi kasing ganda ni Leah si Rachel. Para mas maganda yung pagkakaintindi natin, si Leah pangit. Naintindihan natin? Hindi ka ibig-ibig sa mata ni Jacob. Maaring maganda siya sa ibang mata, pero sa mata ni Jacob, hindi siya kaibig-ibig kumpara kay Rachel. Si Rachel, kasi pangalan pa lang, si Leah. Ang ibig sabihin ng Leah, mabangis na baka. Pangalan pa lang, mabangis na baka, liyari to. Di ba? Samantalang itong si Rachel, ang tawag, cute na tupa. Eh, parang kapapanganak. Yung malita tupa. Tupitita. Parang ganyan. Grabe, cute-cute. Di ba? Ganon ang tingin. So, isipin nyo kagad, ang ganda nitong si Rachel kumpara kay Leah. Palagay ko, malabong, magugustuhan. Tingnan nyo ha. Pero it is amazing. This is love. The reason why God wants us to love, you know why? Tingnan nyo ha. Now, Jacob loved Rachel. So he said, I will serve you 7 years for your younger daughter, Rachel. Look at this. Yung pag-ibig, bagamat ito'y damdamin pa lang, ha? Hindi ko sinasabing tama yung pag-ibig ni Jacob. That feeling is a gift from God. But that's just an initial. Pero wala pa dyan yung totoong love. Pero yan initial. But he was willing to serve for 7 years without pay just for the hope that one day he will be with Rachel. Ah, grabe! Kaya ano ang sinasabi sa atin ng Diyos? Yung love gives us passion to live. Yung pang nagkakaroon, kaya gusto ng Diyos, matuto tayong magmahal. Kasi it gives fire. It gives fire. Pag mahal mo yung trabaho mo, excited ka eh. Tama ba? Pag mahal mo ang Diyos, excited ka sa bagay ng Diyos. Pag mahal mo yung bagay, pag mahal mo yung ginagawa mo, talaga merong kakaibang kilos. Tama ba? Pag mahal mo yung upo, pagkakaupo mo, iba rin yung fashion mo. Iba. Tingnan mo yung katabi mo, ibang iba. Now, balik tayo.
Now, so Jacob served 7 years for Rachel and they seemed to him but a few days because of his love for her. Pansin ninyo, hindi niya namalayan na malayo pala yung 7 years na yan. Ang tagal pala yan, pero hindi niya namamalayan. Sa totoo lang, tatandaan niyo to. Ang lakbayin ng buhay ay hindi nasusukat ng kilometrahe. Hindi nasusukat ng taon. Nasusukat yan kung sinong kasama mo. Tama? Same thing with eternity. Kaya nga ang Christian life, ang pangako ng Diyos, eternal life. Bakit? Kasi hindi kaya ng panahon na sukatin at sapatan yung enjoyment na meron tayo sa Diyos. Kaya pag sinabi mo eternal life, hindi lang yung walang hanggang buhay. Kasi gusto mo ba yung buhay na walang katapusan, na katulad ng buhay mo ngayon? Ah, tingnan niyo, bigla kayo nalungkot. Isipin mo buhay mo, katulad ng buhay mo ngayon. Daming problema, daming mga pinano. Tapos wala nang katapusan yan, ganyan na lang. Type mo? Kaya pag sinabi ng Diyos, ano, eternal life, isipin mo, you are with God who is perfect. Na hindi mo madiscover yung kakayong perfection. Isipin niya, pag perfect yan, oh, parang lahat ng hinahanap mo, siya. Kulang ang oras. Hindi mo mamamalayan ang eternity. Tama? Tayo, paano tayo? Hindi ba tayo perfect? Ano sabi ng Diyos? He will perfect us. Kaya ang eternal life, sabi ng Bible, this is eternal life, that they may know you, the only true God, that they may know you and the one whom you have sent. That's eternity. Kaya eternity is knowing. Hindi yung knowing na alam mo, kilala mo ang Diyos. Hindi, yun yung intimate relationship with God. Kaya papapansin nyo, pagka sweet kayo mag-asawa, naglalakad kayong ganyan, parang, ay, nandito na tayo. Ang bilis naman ng biyahe. Di ba? Pero kung magkaasar kayo, parang nasa elevator, parang tagal-tagal na elevator na to. Isang floor lang naman to, tagal-tagal. Kainis naman, nakasama ko to. Itong Brunei ito. Marang gaya, di ba? Alam niya, nagkakadin na tayo. Kaya ito, tinan niyo po, ah. Amazing to. Tuloy tayo, balik tayo. Now, ito ang problema. Then Jacob said, give me my wife, for thy time is completed that I may go into her. Then Laban gathered all the men of the place and made a feast. Tapos na yung 7 taon. Tapos na. At tatandaan niyo, yung sagot ni Laban, ah, walang yes. At sabi niya, mas mabuti pa nga ako, ibibigay ko yung anak ko sa iyo. Anak ko sa iyo. Hindi, general, matalino tong Laban na to. Tatandaan nyo si Laban. Ang kapatid niya, si Rebecca, yung nag-isip ng panloloko sa asawa niyang si Isaac. Kaya itong pamilya na to, sana ito sa panloloko, ha? Ito ay mag-anak ng malilinlang. Nagkakaninan tayo? Kaya si Jacob to, wala to, bagito to si Jacob. Si Jacob, nakapanloko sa tatay, coaching ng nanay yon. Kaya wala yan, wala to si Jacob, mahina ito kumpara sa tito niyang si Laban. Kaya wala siyang kalaban-laban. No, nagkakaninihan tayo. Then sabi niya, ngayon ginawa ni Laban, nagpista, siyempre. Pagpista, pagkasalan, matagal yan ha, linggo yan ha, hindi yan isang araw lang ha, baka nagkakamali kayo sa Israel, matagal yung mga pista-pista na yan, matagal, 7 araw na yan. Inuman yan. Tandaan nyo, di ba, nung nagkasalan sa Kana, may alak, nalala nyo? Kasi yung alak kasama sa pagdiriwang nila yan. Nako, medyo tama na siguro si Jacob. Ito na. Pagpasok na in the evening, he took his daughter Leah. Tandaan nyo, nakakita na ba kayo ng mga suit nila na puro nakatakip ang mukha? Yung nagpapapicture, mata lang nakikita. Hindi mo makilala sino sila, tama ba? Ganyan yan, di andam yan. O, kinuha niya na si Leah and brought her to him. And Jacob went into here to her. Siguro habang nung gabi, oh Rachel. Itong Leah, di sumasagot. Imposible, hindi nagsasalta si Jacob, no? Lasing na nga, sabi, oh, Rachel ng buhay ko, itong Leia. May conspiracy dito, palagay ko lang, ha? Palagay ko lang. Walang sinabi sa Bible, baka hanapin niyo sa akin, eh. Hindi ko dinadagdagan. I'm just trying to imagine, okay? Ganyan ako magbasa kasi ini-imagine ko, nilalagay ko sarili ko doon, parang, eto na, aming konti. Sabi niya, binigay, so it came about in the morning that behold, it was Leia. Sabi niya, kawawa. Alam niyo bang napakaraming tao ganyan? Ang dami nating hangad sa buhay. Pag ito, nakamit ko to, ha, panalo na. Pag gising mo, Leia lang din. Ah, tama? Pag ako nakapagtapos sa pag-aaral, gaganda na buhay ko. Pag gising mo sa kinabukasan, Leia rin ang epekto. Hindi itong inaangat ko. Rachel ang gusto ko eh. Bakit naging Leia? Pag-isipan niya. Marami tayong hinahabol sa buhay. Ang bagsak, Leia. Sa common na salita, lemon. Nagkakandinan tayo?
kaitong malungkot na kalalagayan ni Jacob. Biruin ninyo, inaasahan niya. Tapos, ano mga nangyari? Siguro, pag sabi niya kay Leah, di ba, binanggit ko pa lang Rachel kagabi, ba't di ka nagsasalta? Siguro, ewan ko ha, marahe sabi ni Leah. Tumahimik lang ganun, biglang sasampalin lang siya ng ulit ng salita. Ganyan din ginawa mo sa tatay mo. Yung konsensya ba? Mangungusap. Di ba, tinanong ka rin tatay mo, ikaw ba si, sino ka ba si Iso po? Iso. Kaya hindi makapanong, gigil na gigil, parang, di ba? Tapos siguro ha, siguro lang to. Siguro yung suot din niya, parang racial din ng damit. Siguro. Di ba, banyang-ganyan din ginawa mo kay Iso? Sinuot mo rin yung damit ni Iso? Nakuha ninyo, kasi hindi yan na malayan eh. Tsaka madilim eh. Walang makita. Ganyan din ang kalalagayan ng tatay mo. Karang bigla siyang sinasampal na magkakabila. Ang sasabi niya kay Jacob, naalala mo? Ang sakit, no? Kaya mga kapatid, huwag kang nagkukunwari sa buhay. Tandaan mo, ang sabi ng Bible, God is not mocked. You will reap what you have sown. Ang Diyos hindi mo kayang linlangin. Lagi mong aanihin kung anong tinanim mo. Mga bata, huwag niyong isipin na hindi kayo nakikita ng magulang ninyo. Tatandaan niyo, anong tinanim mo, aanihin mo. Okay ba yun? Mga magulang, huwag niyong isipin na hindi kayo nakikita ng mga tao. Di ba lang nakakita, pero kahit hindi ka nakita, anong tinanim mo, aanihin mo. Hindi mo kailangan may makakita. It is a natural law that whatever you sow, you reap. Tama? Naalala ko yun, merong sa Australia, hindi ko sa niloloko yung mga minsan may bunto sa pagsasalita. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo naman yung aming ano po, aming pong poultry at ang aming pong piggery. Ito naman, sabi, sige, tinagalog naman niya kasi sa Australia na ito eh. Pero nagtagalog yung Pastor, galing sa southern part. Sabi niya, Panginoong Diyos, tulungan mo nga mga kapatid ko. Tulungan mo sa sakalang kababuyan at sakalang kahayupan. Ganun ang pagkakasabi. Sabi nung kapatid, Pastor naman, ano bang pinagsasabi ninyo? Anong kahayupan at kababuyan? Yung ano ba? Yung piggery, poultry, ganyan. Ay, yun naman pala. Ingat naman kayo, Pastor. Tatandaan niyo, whatever you sow, you reap. Joke lang. Sorry. Alam nyo, minsan, ingat tayo, tatandaan natin, maaring walang nakakakita, but whatever you sow, you reap. Okay po? Kaya ito ngayon, galit na galit siya. Sabi niya, was it not, galing ha, Rachel that I served you? Why then have you deceived me? Tingnan nyo yung salta, bakit mo ako ginakob? Oh! Naintindihan yung sabihin? Ba't mo ako niloko? Parang nagsasalta pa lang siya, pug-pug. Bigla sabi niya, hindi mo naintindihan. Sa practice namin dito, maaring palusot lang to, yung bata hindi pwedeng ikasal doon sa nauna. It is one way of saying, I cannot bless the younger without first blessing the older, the firstborn. Nakuha nyo? Kaya biglang tahimik na naman yung Jacob. Bakit? Remember, conscience na to ha. Remember what you did to Esau? Kaya wala siyang choice. Bigla siyang sabi niya, complete the week for this one and we will give you the other also for the service which you shall serve with me for another 7 years. Jacob did so and completed her week and he gave him his daughter Rachel as his wife. Imagine 14 years ka maglilingkod. But again, love will help you to persevere. But not just the love that he had for Rachel. This time is beginning to see the love of God. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Kasi tingnan ninyo. Sabi sa Hebrews, ayan, sorry ha. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are approved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines. Alam niyo, magugulat kayo if you read further. Nandoon na yung usapan tungkol kay Esau,
Parang nasa isip na nung writer yung dugtungan. Pagdating niya sa 17, don't be like Esau, who was immoral, who was profane. Maybe when he was writing that particular thing, he was also remembering Jacob and Esau. Nakuha natin? Kasi sabi niya, kaya he's courageous every son whom he receives. Dahil kung anak ka ng Diyos, for sure, you will be trained, you will be disciplined, you will be molded in the way that God wants you to be. Kaya magtataka kayo, bakit kung kailan ako Christian dati, pag nandadaya naman ako, di ako nahuli. Ngayon, bakit nahuli ako? Bakit naghihirapan ako? Kasi mahal ka ng Diyos. He doesn't want you to continue with sin. He wants to mold you to become like Christ. He wants you to be loving, not thinking about yourself. Kaya kabahan ka when you are compromising, you're not doing anything, you're as in, you're practicing in sin, na parang walang nangyayari sa'yo, maybe you do not really belong to Jesus Christ. Maybe. Kaya sabi ng Bible, kahit sa 1 Corinthians, magugulat kayo, sabi sa Bible, ano sabi niya? Kahit lang doon sa communion na lang, sabi niya, some of you are weak, some of you are sick, some of you are asleep. Hindi yan, yung tulog na yan, hindi yan. Yung tulog dito, patay. Pag di ka nag-iingat, magtutuloy-tuloy ka din. Ay, hindi ikaw. Nakuha natin? Friends, itong punto ng Diyos, pag mahal ka ni God, ititrain ka niya. Ititrain ka niya. Ako nakita ko yan na, alam niyo po, minsan, nanghiram ako ng sasakyan. Eh, mayabang po ako mag-drive kasi dati po akong jeepney driver Napakita ko yung galing ko. Mahaba ho yung sasakyan. Alam ho ninyo, parang gusto kong patunayan magaling ako, bigla akong talagang nakikipag-git-gitan akong ganyan. Tapos sabi ko, dati atang driver to, parang ganyan. Alam nyo, di ko maintindihan. Noon, wala namang nangyayari sa akin pag ganyan. Eto, bigla na lang, dumikit yung side mirror nung katabi. Ang haba! Dumikit, kitang-kita mo yung itim na makikita mo sa sayo. Oh! Tapos ito malungkot, nandun yung may-ari. Nasa doon ka, Panginoon, bakit naman nangyari ito? Pero siyempre, kunyari, cool ka lang. Wala yan. Pero sa loob lang, para nagkatatakbuhan at nagkakarerang kabayo sa dibdib mo. Tapos alam nyo, iyak ako sa Diyos, Lord, wala po ako ibabayad. Wala akong pagpapagawa ng sasakyan na ito. Nung panahon na yon, sabi ko, Lord, patawarin ninyo ako. Nagsisisi na ako, Lord, patawarin niyo ako. Sabi ko sa may-ari, iuwi ko muna, papagawa ko lang. O sige, sige. Iyak ako, nag-iisip na ako, paano kayo gagawin to? Hindi ko alam. Ano kaya? Eh siyempre, may kulay yan eh. Sabi ko, Lord, nagsisisi na po ako. Nilinis ko ngayon yung sasakyan bago dalhin sa talyer. Biglang nabura. Yung pala parang rubber lang inanikit. Sabi ko, Hallelujah! Hallelujah! Doon ko naintindihan. Alam niyo ho, God is really there to train you. And He is merciful, yes. But He will train you. Yung struggle of pain of na parang iniisip mo na kakahiya. Laking training. Kaya nung susunod drive ako, hindi ako, relax lang. Alam mo, iba na nga yung driving ngayon. Ano? Iba talaga tulad noon. Bigla ka nagpakabait. Kasi, bakit? Kasi si God, gusto niya maayos ang puso mo. Kaya sabi ng Lord, sa kasama yan sa 7 things that God hates, haughty eye, pride. Di ba? Kasama yan eh. Kaya, sabi ng Lord, trust me. Trust my plan for you. I will mold you into the kind of person that I want you to be. Kaya yung love, helps you to persevere because it reminds you of His love and it reminds you of your love for others. Amen? Now, tuloy tayo. Mabilisan na lang. Now, tingnan po natin. Now, hindi lang po. Ito, mabilisan lang. Love pleases God. Why did I say that? Tingnan ninyo ha. Now, the Lord saw that Leah was unloved and He opened her womb, but Rachel was barren. Leah conceived and bore a son and named him Reuben, for she said, because the Lord has seen my affliction, surely now my husband will love me. Si Jacob, hindi niya mahal si Leah. Kasi nga, parang, alam niyo yung tawag niya, parang pikot. Alam niya, parang pikot. Parang na-pray ba pa ako dito ah? Kakainis naman to. Kaya tuloy, ito naman ang amazing si God, tinutulungan niya rin si Jacob. Nagkaanak ngayon.
Kaya pangalan, Ruben. Bakit? Nakita ng Diyos ang pighati ng aking puso. Sakit na na para sa asawa na parang hindi ka masyadong pinapansin, samantalang yung as kapatid mo, yun ang gustong gusto, yun ang siguro inaalagaan, alalay na alalay, ikaw buntis ka, ikaw, sumama mo naman ako. Ay, nakasamahan ko si Rachel. Kasi, hindi na na-imagine niya yung hirap na, mga anak na lang ako, wala pa si Jacob, kaya nandun doon siya kay Rachel. Napa nyo? And ito. Tapos mamaya ko na, amazing, nanganak na naman because the Lord has heard that I am unloved. So, iyak siya ng iyak, Lord. Yung anawa ko, di ako pinapas. Di ako mahal. Okay. Iyak siya na iyak. Pinakinggan siya ulit ng Diyos. Binigyan na naman siya ng anak. Pangalan, Simeon naman. Ngayon, si conceive again and bore a son. Ito nakakatawa, no? Hindi siya mahal ni Jacob, pero buntis ang buntis, ha? Napansin niyo ba yun? Talagang, Lord, salbahin ito si Jacob, no? Parang gamit na ng gamit. Sabi niyo ganun, now this time, my husband will become attached to me because I have borne him 3 sons. Si Levi naman. Tapos, again, nakakatawa. And she conceived again and bore a son and said, this time, I will praise the Lord. Therefore, she named him Judah. Then she stopped bearing. Tumigil na. But ano sinasabi ng Diyos dito? Kasi gusto ng Diyos, nagmamahal tayo. Siya mismo tumutulong na. At itong mali ni Jacob. At first, he was motivated because of Rachel. But he was wrong. Because he was just looking at the external of Rachel. He was not looking at the plans of God. Hindi niya alam na may plano ang Diyos kay Leah. Kasi yung paglalabasan ng binhi ng tagapagligtas na magiging pagpapala ng buong mundo, dadaan kay Leah, hindi kay Rachel. Nagkakanin na tayo? Tayo madalas pag nagmamahal, nakabatay lagi sa panlabas. Hindi sa palatuntunan ng Diyos. Wala tayo, minsan, iniisip na, maganda siya. It doesn't matter if he doesn't love the Lord. It doesn't matter if it is not part of God. It is not the one the Lord wants for us. Hindi mahalaga, mahalaga. Ito panlabas eh. Maganda eh. Sabi ng Lord, hindi ganun anak. But I will teach you. I will help you. I will show you that my hand is on Leah. Kaya siya anak ng anak. Hindi naman si Leah si God na nagbigay ng anak. Kasi parahil pinupuntahan din lagi ni Jacob si Rachel. Hindi nagkakaanak eh. Pero ito, siguro kinalabit lang, nabuntis na. Amazing. Si God, just for him to be passionate of Leah, si God na yun eh. Alam niyo kung bakit God wants us to love? Ang daming Leah sa mundo na hindi mo alam kung anong matayog na palatuntunan ng Diyos, pero hindi natin pinapansin. Pag-isipan ninyo. Ang lalim mo mag-isip. Nakayuko lang ganun. Ngayon ito, pag-isipan ninyo mabuti. Pag-isipan ninyo, naalala ko na dati ho, nagda-drive po ako pang private. Sabi ho nung nanay, si anak niya, kala niya, nililigawan ko. Sabi nung nanay, wag na wag mong liligawan ang anak ko. Kasi yung tingin niya ho sa akin, walang kinabukasan eh. Nakon yung sabihin, maraming tao ganun. Ako rin, wala naman talaga akong kinabukasan, sa totoo lang, kundi lang sa awa ng Diyos. Sa totoo lang, kahit nga ngayon, nagtataka rin ako, may kinabukasan pala ito. Magagamit ito ng Diyos, kahit na ganyan ang itsura nito, ha? Nakon yung sabihin, kasi nga wala sa itsura eh. Kanaalala nyo si David nga eh. Pinatawag lahat ng kapatid, oh. Biruin nyo, kung ikaw yung sasabihin ng ni Samuel, o bukas ha, iaanoin ko isa sa mga anak mo para maging hari, ha? Parang ganun. Pagkatapos kung ikaw, kayo mga magulang, pinag-isipan nyo na, naku, si Eliab, siguro yun, siguro. Ganyan, anak natin ganito. Pinag-iisipan mo na. Biruin mo, hindi kasali si David. Isipin nyo, lahat na ipila na si David, wala. Tapos ang sabi ni Samuel, wala na ba kayo mga anak? May sabi ng magulang, ayun nga pala, meron pa isa, si David. Biro, yung mismong magulang mo, walang tiwala sa'yo. Parang sinasabi niya, walang kinabukasan yung batang yan. Pero mali kayo, sabi niya. Siya ang magiging hari ng Israel. Ganon din sa atin. Napakaraming tao, para akala tayo walang kinabukasan. Sabi niya, ay tula, tulog ng tulog to sa service. Wala itong kinabukasan. Mali ka. Mahalin mo lang. Malay mo, siya ang magiging susunod na Billy Graham. Kaya siya pinatutulog na ng Diyos ngayon. Hindi siya matutulog sa mga araw na darating. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Huwag mong husgahan sa panlabas mong nakikita. Nakuha ninyo?
God has a greater... Don't even judge yourself and think God has no program for me. You're wrong. You're wrong. God has a great plan for you. If you will just cooperate, if you will just walk with Him, if you will just learn to listen and allow Him to mold you and say, Lord, whatever you want me to become, I submit. I submit. Hindi pa natin makikita yung buong kwento ni Jacob. But at least in the process, makita nyo, oo nga, no? Ang daming Leia sa mundo. The reason why God wants us to keep on loving people because He wants to reach out to Leias of life where the seed of the future blessing is planted. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ang anak mo, anong tingin mo sa kanya? Do you really see him as a gift from God? Mari sabi mo, eh, hindi naman siya matalino eh. Yun din ang tingin ng tatay ko sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ang tingin niya, mga kapatid ko, tatalino pagdating sa akin. Bakit siya pa? Sa lahat pa, isipin niyo, junior ako ha. Junior. Kasi nung baby, nung, alam mo mga magulang, uy, cute, gawin junior yan. Ano ganun? Eh, nagbago mo ka. Tapos sa eskwelahan, hindi magaling. Paano mo naman tutulungan yan? Sabi niya, parang walang kinabukasan. Pero mabait ang Diyos. Ni ako, hindi ko hinagap na makakapagsalita sa harapan ninyo. Can you ever imagine a tricycle driver preaching before you? A Jario Boti boy speaking before you? At minsan pa English-English pa, kahit mali. Ako, yung sabihin, wala kasi doon eh, sa kanya. Kaya huwag kayong titingin sa tao, huwag kayong titingin sa kasalukuyan ninyo. Tingnan ninyo, God has a great plan for you. God has a great plan for you. Let me end with this video. Alam nyo, may itong batang ito, nagkaroon po ng hindi magandang pagkakagamot sa kanya, nabulag po siya, at naging parang animal ho kung kumilos. Parang nagkaroon siya ng animal, quote-unquote, instinct na tinatawag. Napaka-wild. At mayroong isang babae, suko na lahat eh. May isang babae, tinaga siya. Manoorin ninyo. Si Helen Keller. Kilala nyo? Tingnan nyo lang isang portion na para akala walang kinabukasan. Ayan, no? W-A-T-E-R, water. It has a name. W-A-T. Bingi na siya, bulag pa. Para malamang, oo, papahawak pa yung mukha. Itatapik. At alam niyo ho, nangyari, graduate ho yan. Kung tama ho yung memorya ko, summa cum laude. One of the most brilliant mind during her time, Helen Keller, tinaga ho ni Anne Sullivan, yung nurse.
minahal. Kasi mayroon palang matayog na palatuntunan ng Diyos. Tulad din ni Leia, tinanin niyo po, I will end with this verse. And Abraham was the father of Isaac. Sabi niya, father of Jacob. And Jacob the father of Judah. Sino si Judah? Ang anak ni Leia. Nung sabi ni Leia, Lord, hindi na ako naghahanap ng pagmamahal sa asawa ko. Ang gusto ko na lang, purihin ka. And sabi niya, that's it. The moment you release and surrender yourself, there you will understand that God is molding all of us for His greatest plan for you and for me. Amen? Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kapatid, ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sabi ng Diyos, trust His plan. Let Him mold you. Don't follow your own instinct. Don't follow your preference. Follow God. And He will bring you to the path that will cause His blessing to be fulfilled in your life. Kapatid, hindi tungkol sa mga nakaraan mo na hindi ka na magbabago. Hindi ito sa mga sa kasalukuyan mong karanasan. Ang tanong, are you willing to give your life to Jesus and say, Lord, I want to praise you. I want to bring honor to you, but I know I cannot. I cannot love the way you want me. It is only by your grace. It is only by your Son, Jesus Christ. Kaya Panginoong Jesus, I give my life to you. I surrender myself to you. Let me love that will bring passion in my life. Let me love that I will persevere. Let me love that the love that comes from you, that I will please you moment by moment. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, inihingi ko po na ang bawat isa sa amin, tanggalin niyo po ang Panginoon ang lambong sa kanilang mga mata nang makita nila, Panginoon, ang matayog ninyong palatuntunan sa kanilang buhay at sa buhay ng bawat isa sa amin. At gayon din sa buhay ng aming mga anak, buhay ng aming kapatid, buhay, Panginoon Diyos, ng mga tao na kapaligid sa amin. Ang nang makita namin ang palatuntunan niyo higit na mas mabuti kaysa sa sarili naming palatuntunan. Ang paraan ninyo higit na mas mabuti kaysa sa aming sariling paraan. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat kayo ang buhay at makapangyarihang totoo. Sa iyo po namin ipinapasakop ang aming mga pamilya at ang bawat, Panginoon, aming nakakasalimuang tao. Na tunay, Panginoon, kami po'y maging halimbawa ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Sa ngalan ni Kristo, Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at amen. God bless you all. Amen. Let's thank the Lord for His goodness. Let's also praise the Lord because He has a wonderful plan. Sabay-sabay po tayong kumanta. Let's thank the Lord. Let's continue to celebrate because our God is good. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here we go. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay.
Have a blessed Sunday, everyone. God bless you po. Sa ating mga first-timers, maligaya po kami na nandito po kayo ngayon. We'd like to get to know you more. Bisitahin niyo po ang aming welcome center sa second floor. God bless po.